Hey, what's up mga ka-brighter? Kumusta mong tanan? So today is September 20, 2021. And para po sa ating content today, i-update ko po kayo sa aming 10 baboy po na napakain ng pure mixed feeds. So let's see kung maganda po ba yung resulta ng mixed feeds natin sa ating mga baboy. And if ever na gusto nyo pong ma-inspire, then please keep on watching. Hey, what's up everyone? I'm back. So, sa mga bago ba po sa aming channel, eto po yung aming 600 square meters wherein meron po kaming maliit na piggery. We only have 4 sow level and then meron kaming isang barako. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung aming mga inahin. For the meantime, temporary lang po silang andyan and then yung isa andun sa kabila. So, tatlo po dito. Eto po ay si Ara. And then yung sa likod is si Mina. Ito po yung aming barako. And then si Okja. Dapat dito po namin nilagay yung 10 heads kaso nagkaroon ng change of plans. And ito naman yung aming 13 heads pero hindi po ito kumakain ng pure mixed feeds. Pero bago ko po ipapakita yung aming 10 heads na kumakain po ng mixed feeds, let me tour you first sa aking malunggay plantation. So, plantation talaga, no? So, I have here my malunggay. Yan. Nagtanim po ako ng marami kasi ang lakas pong kumain ng aming mga baboy. Yung malunggay po kasi, nakakatulong po yun sa faster growth ng ating mga baboy kasi maganda po siyang source of vitamin C. So, for the meantime, fresh leaves pa lang po yung pinapakain namin sa aming mga baboy. So, this is Madre de Agua. So, I have 4 Madre de Agua na naitanim na and nilagay ko po yung scratch pen ng manok para po hindi kainin ng manok yung aming Madre de Agua. So, eto po yung patunay na yung aming mga manok ay kumakain talaga ng mga dahon. So, yan, gabi po yan at may tanglad kaso kinain na po nila kaya hindi na po halata. Okay, so eto po yung another 21 cuttings ko na Madre de Agua. So, nabili ko po yan sa Davao. So, yan. Luikig now. Pero, waiting for transplant pa. And so, ito po yung young leaf ng mga Madre de Agua. So, tip ng nabilhan po namin ng Madre de Agua, mas mainam na yung itatanim po natin is from young stem. So, young stem daw po yung itatanim compared doon sa hard stem kasi mas malaki po yung chances or possibility na tutubo po yung ating Madre de Agua if young stem po yung ituturok po natin. And at least 2 nodes para mas mabilis po siyang tutubo. So, maghihintay po tayo ng mga 8 to 9 months bago po tayo maka-harvest ng mga dahon sa ating Madre de Agua. So, yan. So, 4 pa lang. Ito po yung aming mga malunggay. So, mas mainam na marami po talaga tayong malunggay na itatanim kasi yung baboy po, they really love malunggay. And so far, maganda po yung epekto ng malunggay sa aming mga baboy. So, they are healthy and maliksi. So, pag ikaw yung nagtanim and then nakikita mo ng merong mga green thing na lumalabas sa mga stem or nodes ng malunggay, then nakaka-happy sa pakiramdam. So, eto pong aming mga pabo, kinulong na kasi kumakain po sila ng mga plants. So, sa mga ka-brighter po natin na walang mga soya meal and pig protein concentrate, magtanim po tayo ng maraming malunggay, Madre de Agua, or ipil-ipil. So, as a recap, yung crude protein content po ng malunggay in dry matter form ay nasa 30%. O, diba? Napakataas. So, why not? Magtanim po tayo ng maraming malunggay. So, yan. So, aside sa may malunggay na po kayo for your baboy, then may malunggay pa po kayo para sa inyong tinola. Hala, nandigaw na siya. Gwapo ka?
Gwapo ka, pangit kay kagbalahibo, uy. So, nami duha ka lalaki na pabo. Tapos kana silang duha ay kana sa 1, 2 and 3 kay mga girls. So, ingana ang dagway sa balahibo sa amo ang pabo kay manglupad-lupad man sila, so dili sila pwede mo over the backwood. So, kaya gikat na lang ang kanilang mga feather. Yan. So, eto po yung aming 8 heads na piglets na anak po ni Okja. 41 days po sila ngayon, September 20, 2021. So, wala po silang pig drinker kasi ililipat din po namin sila doon sa kanilang sariling place. So, para po kasi ito talaga sa inahin. And then, hindi po talaga natin maiiwasan na meron pong mga basang tae. So, na-treat na po ito ng antibiotic and naglagay na po kami ng electrolytes sa kanilang tubig para maiwasan ang dehydration, para hindi po sila mangayayat. So, very common po ito sa mga bagong walay po ng mga biik kasi nga kumakain na sila ng hard food. And now, para po sa aming 10 heads na kumakain po ng pure mixed feeds. So, eto po yung grower nila ngayon. Nasa 121 days old po sila from birth. As you can see, naka-dry feeding pa rin po yung aming mga fatteners. So, what we like po sa dry feeding kasi yung mga chan po nila is hindi po lumalaki. So, slim type lang. And then, yung nakain na po nila na hog grower as of the moment is nasa 10 sacks. Yung estimated number of kilograms po na pwedeng kainin ng isang baboy ay nasa 181 kilograms or 3.6 sacks of feeds from pre-starter to finisher. So as of the moment, nasa 10 sacks pa po yung nakain na hog grower ng aming mga fatteners. So, all in all, from pre-starter to grower, nasa 20 sacks pa po yung nakain po nila. So, since 10 po ito, dapat nasa 36 sacks po yung kakainin. So, mga 16 sacks more. So, ito po yung resulta ng mixed feeds. Hindi po kagaya sa commercial feeds na sobrang bilog po ng mga baboy. Etong sa mixed feeds po, parang maskulado lang sila. And what I like din po sa 10 heads po namin na kumakain ng mixed feeds ay hindi po gaanong marumi yung katawan compare doon sa 13 heads na hinaluan po namin ng commercial feeds. So yan, mas madali po silang linisan, so hindi po maksaya sa tubig. Sana po ay may nakuha po kayong mga inspirations and ideas sa pag-aalaga po ng baboy, lalo na po sa mga beginners po dyan. So, thank you for watching guys, and please don't forget to subscribe to our channel, Mr. V and Mrs. D Farm Life and Advisor. Sa mga nag-subscribe po sa aming channel, thank you so much kasi nakaabot na po kami ng 1,000 subscribers. Yay! If ever po gusto niyo pong magtanong sa amin, just PM us directly sa aking FB page na Advisor Key. So, okay. Again, thank you. God bless and stay safe everyone. Goodbye! Shout out time! I would like to say hi to Sir Jeffrey Hernandez, Sir James Polinar, Sir Leo Picardo, Sir Armando Silga Jr., Miss Mona Supremo, Sir George Puno, Sir Linji Daliego, Sir John Alejandro, Miss Nobby Dormido from Jensan, Sir Ronald Bilicario, Miss Lynn Promdi,
Sir Edison Pasion, Tumamkla Gonzales, Sir Nante Baho, Sir Luisito Cabual, to Sir Jefferson Zhao, to Mr. Stephen Reboliedo Soriano, to Sir Justin Firehouse from Cebu, Ms. Zeneline Ripuela, and to Sir Larry Anduyan. We are so grateful and blessed kasi andyan po kayo na nanonood, and for that, we are so inspired na gumawa pa po ng more videos para po makatulong kami sa inyo. So, thank you kaayo!